17 minuto makalipas ang alas 6. Ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Miyerkules, July 12, 2023. At narito na ang mga balita ngayong umaga. Pagpapalabas ng Barbie movie sa mga sinihan sa lungsod at lalawigan, haharangin ni Board Member Ryan Maminta dahil sa kontrobersyal na pagpapakita nito ng 9-dash line sa West Philippine Sea. Save the Bay ng Puerto Princesa or Save the Puerto Princesa Bay ilulunsad sa Sabado. Paperless transaction sa ilang tanggapan sa Kapitolyo isusulong ni Board Member Maria Angela Sabando. Sa police report, vehicular accident sa Bayan ng Rojas, driver ng motorsiklo, critical. Sa balitang showbiz, rocksteady at komedyanteng sina IG at Negi, mga mapapanood or magiging panauhin sa Piña Festival sa Bataraza. Sa balitang good vibes, rider na inaya ng inuman at hindi para hatid or maghatid sundo, benta ngayon online. Headlines. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na na mag-uwi ng mga appliances kapag naredeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel, at Siksikan. Sa South, may Phoenix Books Point at Phoenix Pataraza. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premio kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. For DTI PWN-046 Series of 2023. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Pars! Saya mo ah! Ibang dami mong bayarin? Pars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop! Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa! Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga! Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na.
Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Tatlong minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita, pagpapalabas ng Barbie movie sa mga sinihan sa lungsod at lalawigan, haharangin ni Board Member Ryan Maminta dahil sa kontrobersyal na 9-dash lane sa West Philippine Sea. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Hindi magandang mapanood sa lalawigan ang American film na Barbie na sisimula ng ipalabas sa mga sinihan sa Pilipinas sa susunod na linggo. Hindi dapat natangkilikin lalo na ng mga palawin nyo ang naturang pelikula dahil sa kontrobersyal na pagpapakita at pagkilala ng produksyon nito sa 9-dash line na klinga ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag ni Board Member Ryan Maminta sa nilalaman ng pelikula, may tuturing ito na fake news o disinformation na dahil ang pagpapakita ng 9-dash line na sa pelikulang Barbie ay baseless dahil hindi ito kinikilala ng international law, lalong-lalo na ang ng Pilipinas dahil base sa international law na panalunan ng Pilipinas ang kiniklaim ng China na ayaw irespeto naman ito na desisyon pabor sa Pilipinas. Kaya kung hahayaan umano na mapanood ito ng mga mamamayan ng Palawan ay magiging sampal sa pagtanggap sa maling impormasyon na sinasabi sa Barbie movie. Nabuksan ang usapin sa naging privilege speech ni Board Member Maminta kaugnay sa panawagan na patuloy na makipaglaban para sa West Philippine Sea bilang selebrasyon sa anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China sa claim sa West Philippine Sea base sa naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong July 12, 2016 na nanawagan ang bukal sa mga nasa entertainment and industry, pamamahayag at mga nasa pelikula na ang claim ng Pilipinas na may kinalaman sa exclusive economic zone ang dapat na kinikilala at naipakita sa publiko. Sabi pa ni Board Member Maminta, may kapangyarihan at karapatan na sila na magsalita at tuligsain ang nasabing pelikula at sa oras na ipalabas ito sa lalawigan ay maaari nila itong harangin at ipanawagan na huwag suportahan ng publiko dahil hindi ito kumikilala sa karapatan at soberenya ng Pilipinas at sila sa sanggunang panlalawigan ay hindi papayag na maipalabas dito sa Palawan. Kung maasa ang bukal na magiging o maging ang national government ay makailam dito at huwag hayaang mapanood dito sa ibang panig ng bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Board Member Ryan Maminta. Nasa kapangyarihan natin yun at nasa teritoryo natin yung sentimiento na yun at yung expression na yun ng ating sentimiento. Dahil unang-una, ang ginamit ng pelikulang Barbie may kinalaman doon sa kanilang palabas. Though hindi ko pa napapanood at hindi ko pa nakikita at nababasa lang natin sa mga pahayagan sa ibang mga platforms ng papapahayag ay ginamit nila doon yung 9-dash line na iginigiit ng bansang China. At yung 9-dash line ay pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration na nasa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Seas na dinisisyonan noong July 12, 2016. So ibig sabihin, yung bisa ng 9-dash line na historic claim ng China ay wala tayong basihan at hindi sa paningin ng PCA at sa paningin ng buong mundo ay walang basihan yung 9-dash line. So bakit natin bakit natin tatangkilikin yun? At bakit natin kumbaga bibigyan ng poder dito sa ating bansa? Yes. Samantalang pabor sa atin na wala yung 9-dash line. At yung 9-dash line dapat hindi umiiral. At yung claim ng Pilipinas may kinalaman doon sa exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Yun yung binigyan ng pagkilala
ng PCA. So ibig sabihin, yung ibang mga bansa, yung ibang mga nasa industriya ng pamamahayag, hinikayat natin na wag gamitin 'yon. Yes. At siyempre, yung mga gumagawa ng mga palabas na ganito, ay alam nating mali 'yon. Ibig sabihin fake news 'yun eh. Ibig sabihin disinformation 'yon. Samantalang ang 9 dash line hindi umiiral, ay bakit mo bakit mo papairalin sa yung mga pelikula o mga palabas na lubang nakaka-apekto sa atin. So tayo, may karapatan tayo magsalita doon at tulig sa in yung mga bagay na ganito. Ako, kapag yan ay dumako na dito sa atin, mananawagan din ako na huwag natin ipalabas yan. Dahil hindi yan kumikilala sa karapatan at sa soberanya ng Pilipinas. Si Board Member Ryan Maminta, Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niyo. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita, sa Sabado na ilulunsad ang Save the Puerto Princesa Base Project ng pamalang panglungsod sa pangunguna ni Mayor Lucilo Bayron. Ang proyekto ay konsepto ni Mayor Bayron na ang layunin ay maprotektahan at patuloy na mapangalagaan ang kalinisan ng baybayin ng lungsod. Ito ay akbang upang mailigtas ang likas na yamang karagatan, mapanumbalik ang kalinisan sa coastal areas at magkaroon ng kaayusan at disiplina sa mga naninirahan malapit sa baybayin. Sisimulan ang aktibidad alas 4:30 ng madaling araw sa Sabado. Mayroong photo booth na may temang Under the Sea para sa mga mahihilig magpa-picture at subukan ang face paint. Maaari ring makihataw sa Sumba Dance at matuto mula sa ituturo ng Puerto Princesa Water Reclamation and Learning Center Incorporated. Magsasagawa rin ng mud ball throwing, scoop basura, urban forestry, baywalk tree planting at coastal cleanup sa barangay Mandaragat. Isasagawa rin ang mangrove planting at search and destroy campaign against dengue sa barangay Pag-asa, Liwanag at San Isidro. Bubuksan rin sa mga magnanais o nagnanais maobserbahan ang proseso ng paglilinis sa mga tinatapon na wastewater sa Puerto Princesa Bay na dadaan o dumadaan sa septage and sewerage treatment plant. Sabi ni Mayor Lucilo Bayron, kailangan ngayon pa lamang habang may panahon ay salbahin na ang mga baybayin ng lungsod para sa ating kapakinabangan. Magiging daan ito para sa recreational activities tulad ng boating, kayaking at swimming. Mapapalakas din ito ang sports tourism na dagdag kita sa ekonomiya ng Puerto Princesa at mapapangalagaan din ang marine biodiversity. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, paperless transaction sa ilang tanggapan sa Kapitolyo isinusulong ni Board Member Angela Sabando. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Paperless transaction ang tugon sa sobrang paggamit ng napakaraming bond paper na ginagamit sa lahat ng transaksyon, sa lahat ng tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Milyon-milyon ng mga papel at milyong halaga ng mga iba't ibang kulay na mga ink ang ginagastos. Bukod pa dito, ang consumption ng kuryente na maari nang maiwasan ayon sa tribal speech ni Board Member Maria Angela Sabando. Kailangan naman ng umpisahan ng Kapitolyo ang digitization at online services para makaalis na sa kinagawi ang transaksyon gamit ang mga papel sa lahat ng memorandum orders at iba pang mga communication na maari namang maging paperless. Bawas na sa gastos, titid pa sa oras ng mga tao na gagawa para sa printing at kung ano-ano pang paulit-ulit na printing kapag nagkamali. Hindi na rin na mahirapan at maghanap ng mga dokumento na gustong reviewin dahil hindi na maghahalungkat sa mga tambak na papeles na maaring masunog o kaya ay mabasa. Magagamit ang mga IT ng gobyerno para sa mga halagang dokumento na maitatago gamit ang digitization na maaari na umanong gamitin ang online transaction na para sa pagpapadala ng executive orders, department orders, memorandum circulars at mga administrative issuance na may iwasan ang paggamit ng papel na mas madali na gawin. Na hiniling ni Board Member Sabando sa gobernador na bumuo ng task force na siya magpaplano at magpapatupad ng paperless transaction sa ilang mga opisina sa provincial government. Ito ay tatawaging Provincial Government of
Palawan Paperless Transactions Program. Ang mga tanggapan sa kapitulo na maaaring umpisahan ang paperless transaction ay ang Provincial Administrator's Office, Provincial Human Resource Management and Development Office, Provincial Legal Office, Provincial Planning and Development Office, Provincial General Services Office, ang gunang panaluigan at lahat ng mga special programs ng probinsya. Maliban sa financial offices na kailangan ng printed copies ng mga financial reports na iniuutos ng batasa. Tiwala si board member sa bando na kakayanin ng pamahalang panlalawigan na umpisahan ang paperless transaction sa mga opisina na hindi kailangan ng mga hard copy na mga dokumento at unti-unti kapag maging matagumpay ito sa kapitulyo ay maaari nang ipatupad sa mga munisipyo kung saan nakasalalay sa buong task force ang pagwaplano para dito. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niyo. Balita Uno with DYPR. Alas 6:33, ang iba pang balita makalipas ang ilang sandali. Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nikel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nikel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Notice of application for exploration permit of Mr. Edwin Fabro. Notice is hereby given for pursuant to Section 21 of DNR Administrative Order Number 2010-21, the revised implementing rules and regulations of Republic Act Number 7942, otherwise known as the Philippine Mining Act of 1995. That Mr. Edwin C. Fabro, a Filipino citizen with official address at second floor, SGS Felix Avenue, Karangalan, San Isidro, Cainta, Rizal, has filed an application for exploration permit for the exploration of nickel, iron, chromite, etc. Particularly described as follows. EP application number EPA number 389-MIMAROPA. Date of filing October 27, 2022. Area location, Municipality of Oborlan, Province of Palawan. The applied area covers 5,202 and 1,114 hectares. Any and all persons having adverse claims, protest, and or opposition to the subject application are hereby notified that their adverse claims should be filed within 10 calendar days from the last date of radio announcement hereof directly to the regional office concerned or through Community Environmental and Natural Resources Officer of the DNR. Kamay-ari, mayroon ka bang anak na incoming first-year student sa darating na pasukan ngayong school year 2023 to 2024? Siya ba ay single, hindi lalagpas ng 20 years old, may average na hindi bababa ng 85% at mayroong good moral character? Maaari siyang maging scholar ng Paleco. Ipasa lamang ang mga sumusunod on or before July 28. Application form at table of consanguinity na madadownload sa www.paleco.net, report card, certification mula sa kanyang principal na siya ay may good moral character at iyong latest income tax return na hindi tataas ng 120,000 pesos o kaya na may indigent certificate mula sa barangay. Ang qualifying exam ay sa August 7 sa Paleco main office. Para sa karagdagang impormasyon,
punta lamang sa www.paleco.net o sa www.facebook.com/palawanelectriccoop. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Nahihirapan sa pagbabawas kada umaga? Almoranas at constipation? Solusyonan! Red Alingatong! Red Alingatong! Nakakatulong sa digestive problems at nakakalinis ng colon system. Mabisang gamot sa gouty arthritis, dialysis patient, high blood pressure at diabetes. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Balita Uno with DYPR. At sa pagpapatuloy ng ating balita, Barangay Irawan, binipisyaryo ng Naval Dispensary at Birthing Facility ng SM Foundation at ang inaugurasyon pinangunahan ni Mayor Lucilo Bayron. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Unang binipisyaryo ng SM Foundation ng kanilang health program ang Naval Station Apolinario Calandon Medical Dispensary sa Puerto Princesa matapos na i-turn over nila sa Philippine Navy ang na-renovate na ospital sa loob ng Naval Forces West na mas kompleto sa lahat ng pasilidad na kailangan ng isang ospital para sa mga sundalo. Na ayon kay Alberto, Senior Project Manager ng Health and Medical Program ng SM Foundation, ang lahat ng kanilang ipinatayo na health center at mga ospital at mga repair ay mga makabago ang nilalaman at pasok sa health standard ng Department of Health. Ang biroan nga nila sa mga turnover, ang mga mamahala na lamang ang luma dahil ang pasidad ay pauro makabago. Ayon naman kay Cone Angeles, Executive Director ng Health Medical Program ng SM Foundation, hindi lang puro negosyo at kita ang habol ng kumpanya ng SM saan man mayroon silang SM Mall. Kaya sila nagtataga ng SM Foundation para maipamot sa mga mamamayan ang kanilang pasasalamat at pagtangkilik sa kanilang mga mall goers. Layunin nila na makatulong sa kalusugan ng mamamayan. Mayroon din silang scholarship program sa mga hindi kaya na mapaaral ang mga anak. May program din sila sa magsasaka at sa religious sector. Ang ospital sa Naval Forces West ay pang 38 na ospital sa Armed Forces of the Philippines na kanilang naibigay na makakatulong sa mga sundalo na magkakasakita. At ang birthing home at facility sa Barangay Irawan na ipinagkaloob ng pinagkaloob nila para sa mga residente ng Irawan at mga karatig barangay na kailangan ng bahay paanaka na pinangunahan na ni Mayor Lucilo Bayron ang pagtanggap ng proyekto kasama si Kapitan Noel Rizuma at barangay official sa nandoon din si City Health Officer Dr. Rick Pangliban at mga opisyal ng SM Foundation. Ang birthing home sa Barangay Irawan ay pang 195 na health center at facilities na naipagkaloob ng SM Foundation sa buong bansa. Bagamat ayaw nang banggitin ng SM Foundation officials ang halaga ng mga pasilidad na na kanilang ibinigay dahil ayaw nilang tingnan ng matao ang halaga ng tulong na kanilang maipagkakaloob para sa mga mamamayan at makikinabang nito. Inanunso pa ni Angeles na tutulong sila sa pagmiminta na ng birthing home na kanilang ipinagkaloob para mas mapahaba ang serbisyo nito sa mga residente at karatig na barangay. Naayon kay Dr. Pangliban, pasok sa kriteriya ng DOH sa pasilidad para sa pagkuha ng permit para sa pag-operate nito. Nagsagawa din ng medical mission ng SM Foundation sa Barangay Irawan Compound kung saan libu-libong gamot at iba pang medical services ang kinilang ipinagkaloob. Makatulong sa mamamayan sa buong bansa kung saan mayroon silang malls ang layunin ng foundation. Ganito man kabukas ang kumpanya nila para sa may-aring magamit at proyektong maibigay sa lahat ng nangailangan ito at sa mga pangailangan pa at bukas umano sila sa panibagong request mula sa city government na para sa iba ay maaaring makatulong na proyekto. Kaya naman, sabi ni Mayor Lucilo Bayron na ay gagawa sila ng panibagong request na ipapadala sa SM Foundation na ipinagawa nito kay Dr. Rick Pangliban at lalagdaan nito para sa paghiling ng isang batang proyekto na maaaring magamit sa Puerto Princesa. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno with DYPR.
Maraming salamat, Romy Luzares. Isang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng pamalang panlalawigan at ilang faith-based organization sa Palawan. Sa pangunguna ng supoin illegal na droga, Palawenyo ay aasenso susulong sa Progreso Community After Care Under Integration Enhancement for Sustainability o SPS Cares. Layunin nito na mapalawak ang ugnayan ng SPS Cares sa bawat faith-based organization sa lalawigan upang maging katuwang ang mga ito ng pamahalaan sa paggabay sa mga persons who use drugs. Ganon din sa mga apektadong pamilya at mamamayan ng mga biktima ng illegal na droga, partikular sa aspetong pang-espiritual. Lumagda sa panig ng pamalang panlalawigan sa pamamagitan ni o kahalili ni Governor Dennis Socrates si Executive Assistant Albert Rama, habang sa faith-based organization naman na nakiisa ay ang Life Church, Muslim Association of Puerto Princesa at ang Palawan Mission Seventh-day Adventist na sa pamamagitan naman ni Pastor Rayson Gatdula. Balita Uno with DYPR. Police report. Police reports. Sa ating police report, vehicular accident sa bayan ng Rojas sa motorsiklo or driver ng motorsiklo critical. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police report. Police reports. Alam ba, kalagayan ng driver ng motorsiklo at nagtapon naman ng minor injury ang angkas nito matapos na sumalpok sa Hyundai Starix van sa National Highway sa kaup ng Sitio Bayugon. Barangay Tinitian, Rojas, Palawan. Ang driver ng Rusi 125 motorsiklo ay kinilalang si John na Sala Lapides, 29 anyos, at ang backride nito na hindi na pinangalanan na kapwa residente ng barangay Port Barton na San Vicente, Palawan. Ang driver naman ng Starix van na pag-ari ng Toll Star Development Corporation sa El Nido, Palawan ay si Benjamin Marquez Aragon, 36 anyos, binata, with driver's license. At may dalawa itong sakaya ng maganap ang aksidente na kapwa mga residente ng Calle Real, barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa investigasyon, nakainom ang driver ng motorsiklo na si Lapides kung saan pabalik na ng El Nido ang Starix van at ang motorsiklo naman ay kasalubong nito kung saan sa kurbadang bahagi ng kalsada pumasok sa linya ng Starix van ang motorsiklo na dahilan ng banggaan. Isinugod sa barangay San Rafael Satellite Clinic ang driver at angkas nito kung saan ang nagresponde pa sa kanila at nakatid sa kanila ay ang personal ng City Disaster Reduction Management Office na hindi naman nasaktan ang driver ng Starix van at mga sakay nito. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga panaway niya. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa Bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos, kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
Alam mo ba na ang nikel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nikel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nikel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nikel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nikel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nikel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nikel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro, at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na na mag-uwi ng mga appliances kapag naredeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash, at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel, at Siksikan. Sa South, may Phoenix Books Point at Phoenix Patarasa. Sa North, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premio kada litro para sa palawin nyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Per DTI PWN-046 Series of 2023. Balita Uno with DYPR. Ulat Panahon. At sa ating ulat o panahon, maulap na himpapawid ang mararanasan ngayong araw sa Palawan. Epekto ito ng southwest monsoon at ng low pressure area. Sabi ng PAGASA, posibleng may mabuong LPA sa West Philippine Sea ngayong weekend. May mga kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan din ngayong araw, posible sa hapon at gabi. Ulat Panahon. At yan na po kabuuan ng mga balitang aming nakalap. Ngayong Miyerkules na umaga, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang mamayang tanghali, Balita Uno with DYPR. Dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. At tanda, alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.